Nais ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na ibasura o pawalang bisa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 285. Inilabas ang kautusan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagpapahintulot sa Bureau of Immigration o BI na i-convert ang tourist visa sa student visas. Kamakailan na iulat na halos 16,200 Chinese nationals na pumasok sa bansa bilang turista ang pinagkalooban ng student visas ng BI noong 2023. Ayon sa mambabatas, pinagkakaperahan umano ito ng mga tiwaling kawani ng BI. Doon sa mga enterprising BID officials, ginagawang parang money-making scheme ito. No? At yung mga nag-expire yung visa ng mga tourists, automatic, tinatransfer nila to be able to or issue a another form of visa. No? Dito sa kita natin na nangyari sa ganyan, yung mga tourists na pumunta dyan, na-issuehan ng extension dahil they were issued a student visa. So that's why we call on the president to immediately rescind or scrap the executive order. Naniniwala rin ng kongresista, isang sindikato ang nasa likod nito. So tingin ko meron at malaki ang sindikato dyan. No? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. But meron din naman talagang matitino na nag-i-issue ng tapat na yung legal na issuance ng kanilang visa. But most of them, ito nga yung influx of Chinese students in one place dyan sa Cagayan de Oro, dapat will signal an alarm. Si Representative Bienvenido Abante naghain na ng resolusyon upang imbestigahan sa Kamara ang Bureau of Immigration kaugnay ng pagdagsa ng malaking bilang ng Chinese nationals sa bansa, partikular na ang mga naka-enroll at nag-aaral sa isang paaralan sa Cagayan Province. The Chief of the Immigration Regulation Division should be summoned, Mr. Speaker, and asked to explain how these Chinese nationals entered our country. If initially they were allowed to enter on the strength of tourist visas, he should explain how they were able to obtain student visas. Samantala, ayon sa Bureau of Immigration, magsasagawa ito ng regular security assessments kaugnay ng foreign students sa bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.